Well, 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 mga kapopong, kumusta? Well, syempre straight to the point na tayo patungkol sa laban ni Senator Manny dito kay DKU ha. Well, halos ilang linggo na kasi ang nakakaraan simula noong i-anunsyo itong laban ni Senator Manny kay DKU ay actually ang malaking tanong agad na pumasok sa aking isipan ay hindi patungkol sa kung sino ang mananalo sa laban na ito kundi ano ba talaga ang nasa likod nitong laban na ito. Or in short ay totoong paniguradong kahit kasi hindi na mag-ensayo itong si Senator Manny ay malaki na kasi agad ang porsyento na siya ang mananalo dito sa laban niya kay DKU. Not unless kung makachamba itong si DKU kay Senator Manny. At alam nyo ba kung papaano ko ito nasabi? Actually, kung pagbabasehan ko kasi ang dating naging laban ni DKU sa dating UFC champion na si Bradley Scott, ay ngayon pa lang mga kapopong ay sinasabi ko na sa inyo na dapat si Buboy Fernandez yata dapat ang ilaban kay DKU at hindi itong si Senator Manny. Well, syempre, joke lang yan. Pero ano nga ba ang gusto kong sabihin dito? Well, ito lang naman ay wala talagang panama itong si DKU dito kay Senator Manny. Pero alam nyo ba kung magkanong pera ang posibleng kitain ni Senator Manny dito sa magiging laban niya kay DKU? Actually, ganito kasi ang explanation dyan. Pagbasehan muna natin itong kay Mayweather ha. Well, noong kasing year 2018 ay inimbitahan rin kasi ng Japan itong si Mayweather para sa isang exhibition fight, which is paniguradong ang ilan sa inyo ay mayroong idea na halos $9 million ang napabalitang kinita ni Mayweather sa laban niya na ito na parang pinaglaruan niya lang itong Japanese fighter. Or sa pera natin ay halos 450 million pesos ang kinita ni Mayweather sa Japan. At nito lamang September 2022 ay naulit-ulit ang pag-imbita ng Japan dito kay Mayweather, which is for the second time ay jackpot ulit dahil $20 million naman ang napabalitang nakubra ni Mayweather. O halos 1 billion pesos sa pera natin. Which is ang malaking tanong naman ngayon, ay ganito rin ba posible kalaki ang guarantee money na makukuha ni Senator Manny sa laban niya dito kay DKU? Well, ang kasagutan naman dyan ay hindi. Yes mga kapopong, posibleng hindi kasing laki ng kay Mayweather ang kitain ni Senator Manny sa Korea. Pero keep in mind mga kapopong ha, dahil ang earnings dito ni Senator Manny ay syempre milyong-milyong piso pa rin kung i-convert natin ito sa pera natin. At remember mga kapopong ha, ang 100% ng perang makukuha ni Senator Manny dito sa laban niya sa Korea ay totoong sa charity talaga ito mapupunta. Most especially sa foundation meron itong si Senator Manny at pati na rin sa pagtulong niya sa mga tao doon sa Ukraine. Which is ang isa naman sa mga hindi ko akalain ay alam nyo ba ang hindi akalain ng maraming mga Pilipino ay still namimigay pa rin pala ng pera itong si Senator Manny kahit tapos na ang eleksyon. Pero wait lang at may lilinawin lang ako mga kapopong ha. Well, ang akala kasi ng ibang tao ay namimigay lang ng pera itong si Senator Manny kapag lumalapit na ang araw ng eleksyon. Which is maling-mali yan. Bakit? Dahil ang isa kasi sa mga hobby o trip minsan ni Senator Manny ay totoong kapag nadadalaw siya sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas ay maisipan lang niyang mamigay ng pera ay totoong namimigay siya ng pera kahit wala naman sa plano niya ito. At gusto nyo ba ng isang ebidensya? Well, dito kasi sa video na inyong napapanood ngayon ay actually kailan lang ito nangyari at still nagpapila ulit itong si Senator Manny ng mga tao sa isang lugar at namigay ng tig-1,000 piso. Pero ipinagyabang at ipinamidya pa ba ito ni Senator Manny? Well, syempre hindi na. Dahil kahit kasi ang ilang media dito sa Pilipinas ay common na rin kasi sa kanila itong gawain ni Senator Manny na ito. Pero ang isa naman sa pinaka-importanteng tanong ngayon ay posible kayang maubos ang pera ni Senator Manny dahil sa gawain niyang ito? Actually, good question yan at ganito naman ang paliwanag dyan. Noong kasing kasagsagan ng eleksyon dito sa Pilipinas, halos ilang buwan na ang nakakaraan, ay maraming mga kilalang personalidad dito sa Pilipinas ang nagsasabi na mauubos lang daw ang pera ni Senator Manny dahil sa ginagawa niyang pagtakbo sa pagkapangulo. Na-remember mga kapopong ha, na ang malaking porsyento kasi ng perang ginagastos ni Senator Manny
doon sa kampanya ay galing talaga sa bulsa ni Senator Manny, na hindi naman tulad sa ilang politicians na mayroon silang sponsors o mga donations galing sa iba't ibang tao o mga businessman na sumusuporta sa kanilang kampanya. Subalit kung pagbabasehan naman natin ang status ngayon ng buhay ni Senator Manny, ay actually parang still normal pa rin naman at parang wala naman na bago, na dito natin malalaman na totoong ang lahat-lahat ng pera ni Senator Manny ay namamanage niya talaga ng tama, dahil na rin siguro sa tulong ng mga nagiging financial advisors o mga accountant. Na para pala sa mga hindi nakakaalam, nasa rami kasi ng mga negosyo meron itong si Senator Manny, ay posibleng mas malaki pa rin syempre ang kanyang kinikita kesa doon sa perang kanyang ipinamimigay. Anyway, dumako na tayo sa conclusion ng video na ito. Well, ang nakakatuwa kasi ngayon dito kay Senator Manny ay mararamdaman mo agad ngayon na itong laban niya kay DKU sa Korea ay masasabi talaga nating isang event lamang upang ipakita o ibalita sa mundo na still mag-e-enter ulit sa mundo ng boxing itong si Senator Manny. Pero ang isa naman sa pinakamalaking tanong ngayon, at kung mag-desisyon mang pumasok ulit sa professional fight itong si Senator Manny, ay ilan pa bang laban ang kakayanin ng kanyang katawan? At sino-sino pa ba ang gusto niyang makalaban? May gusto pa ba siyang patunayan? Na remember mga kapopong ha, kung ito ngang si Kobe Bryant ay sinabi niyang gustong gusto pa niyang i-continue ang kanyang career sa NBA, subalit ang katawan na niya mismo ang nagsasabing kailangan na niyang magretiro. Which is isa naman ito sa ikinakatakot ko kay Senator Manny na huwag naman sanang mangyari, na baka sa pagpupumilit niyang ituloy ang kanyang career sa professional fight ay baka dito pa mangyari ang hindi nating inaasahang mangyari kay Senator Manny. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon, ay pabor ba kayo o hindi pabor sa pag-continue ni Senator Manny sa mundo ng boxing? Well, syempre gusto ko malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video, matay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli, ito yung teacher Popong na nagsasabing, Amo!